Tapos muna tayo. So yun guys, niligo ko po siya. Ayun, katatapos niya lang maligo. Nang mabilisan. Alika, blow ka, blow ka, blow. Okay. Oh, sa pa. So hello guys, kagabi wala akong ano, wala akong ganong tulog kasi anong si Sable, alam niyo yung ano, alam niyo yung ubo siya ng ubo. Alam niyo yung ubo ng allergy, yung kapag ka natitrigger, kapag nagtitrigger, tsaka siya umuubo tapos mararamdaman mo na parang may sipon siya. So, kahapon kasi medyo nakapag ice cream siya, ayun, kaya malamig, then nagmalamig siya talaga ng drinks. So, alam ko na na parang feeling ko yun nga, nagkasipon siya, yun nga, nakikita nyo naman kanina guys na medyo sinipon siya. Pero, yun nga, niligo ko pa rin siya. Ako, nililigo ko talaga siya kapag may sipon or ubo siya. Kasi pinagpaalam ko po yun sa pedya. Yun nga din po sabi ng pedya. Nang pedya niya na okay lang naman liguin. Tsaka basta wala lang siyang lagnat. Ayan. Kahit may lagnat nga, nililigo ko eh. Kasi yun ang in-advise sa akin ng pedya eh. Kasi para daw bumaba nga daw yung init ng katawan. So, pero depende yun sa kondisyon na. Kung feel nyo hindi kaligo-ligo, huwag nyo ring iligo. Then, ako kasi, feeling ko, kailangan ko siyang iligo. Para kasabi kasi, alam mo yun, magsusoften daw yung mga plema, yung mucus, yung ganon, magsusoften daw. Para daw yung hindi magbara daw sa ilong. Nakakatulong daw yun. Basta maligam-gam lang yung tubig. Huwag lang yung mainit, sobrang lamig, hindi. Then, tsaka advice din po ng pedya guys na, mabilis ang ligo. Yung tipong pagligo, pagbuhos mo, sabunan mo agad, shampooan mo agad. So, mabilis. Hindi talaga babad. And, para, yun lang. Then, huwag din pahanginan. Siyempre, dapat nasa kulob pag naliligo. Yan, nasa cubicle. So, ayun nga guys, kaya niligo ko nga siya kanina, kanina umaga. And, so far, okay siya. Okay naman na siya. Okay siya. Hindi naman lumala. Kasi sabi nila, huwag nga daw liguin. Siyempre, sabi ng matatanda. And yung iba nga, na huwag daw liguin. Baka daw lumala. So, hindi naman. So far, sa experience ko. Hindi lang ngayon. Hindi ko lang ngayon na-experience yung ganito. Na nililigo. Nililigo ko talaga siya kasi, yun naman ang sabi ng pedya guys, may consent. Pero minsan, may mga pagkakataon din na kapag nagkakasipon siya or ubo siya, hindi ko siya nililigo. Depende kasi yan sa mood natin and sa kondisyon. Ikaw kasi mataas yung instinct natin mga parents, di ba? Kung karapat-dapat ba siyang liguin, ganyan-ganyan. So far kanina man, sabi ko, parang kailangan siyang iligo para medyo maging flowy yung sipon niya para mabilis lang siya matapos. Siyempre, sipon lang yan, ubo lang yan. Siyempre, kung medyo feeling natin na kailangan i-check up, so i-check up natin. So far naman, medyo pinapakiramdaman ko pa rin siya, pero medyo gumaan-gana yung pakiramdam niya. Pinagtutubig ko lang siya ng pinagliliquid, ganyan, para medyo mapalitan yung mga na-replenish sa kanya. And syempre, basic naman na yun, yung magtutubig talaga. So yun, so hindi ko na guys patatagalin. And guys, ngayon naman isi-share ko sa inyo kung paano ko inorganize yung mga meds namin dito sa bahay. And kung ano yung medicine ni Sable kapag may sipon siya at kapag may ubo siya. Or mga in case, yung mga ano lang din, yung mga basic meds dito sa bahay na hindi mo na kailangan hanapin lalo pag sumumpong ng gabi. Ganyan, hindi mo na kalamunta sa mga butika, ganyan. So isi-share ko sa inyo guys. So yun guys, umpisahan ko kay Sable. Ito nga pala yung vitamins ni Sable ngayon. Gustong gusto ni Sable to kasi hindi na ako mahirapan magpainom sa kanya. Chewable to, ascorbic acid, selen plus zinc. 6 pesos lang to sa butika guys. And ito yung cherry pear na iniinom niya. Cherry pear, iniinom niya. Multivitamins. Yan yung magka-duo. Yan yung magka-partner. So ito naman sa akin, malunggay capsule. Umiinom din po ako niyan guys. And yeah, syempre, meron tayong mga thermometer. Ano pa to? Galing pa to sa hospital dati. Nung na-hospital siya. So, 1 year na to. So, yun. And meron din kaming mga... hindi kasi naubos ni Sable to, Nebule. Para sa bumili siyang paghinga niya. Ayan, ito yun. Ito yung nireseta sa kanyang pedya niya. So, hindi ko alam kung nabibili to over the counter. Pero, yun. Ito siya. Branded to siya, guys. Kasi may mga generic niyan eh. And kapag may itong may sipon si Sable, si Tyrosin lagi ang nire-recommend sa kanya ng
ng pedya, si Tirisin. Ito ay H1 brand. So, dati nag-ano yung pedya ng Alnix tsaka yung Allerkid, pero ito ngayon ang reseta niya. Branded din po ito. So, then nag-ano din kami dati kay Sably ng Dysudrine. Para sa sipon, sabi na dito, nasal decongestant and antihistamine. Para di siyang si Tirisin. So, and Salbutamol pag meron siyang ubo. Ayan, meron siyang ubo. Yan yung mga basic na kailangan niya. Pag yan lang naman ang mga basic, guys, eh. So, next tayo. So, guys, ito naman yung sa amin. Ito yung sa ubo. Salbutamol gamifenicin din. Ayan, sa ubo. Meron ako dati dito na ubos, nakakaubos lang. Yung ano, yung carbocysteine. Yun ang sa akin. Ito kailangan kasi itong gamifenicin, eh. So, next tayo. Para sa tamol namin is ito. Tramadol. And Simdex namin, yung sa pangsipon, parang bioflu din siya. Kaano siya ng bioflu? Parang kaano siya ng bioflu at saka Nusep. Parang isa lang sila, eh. Isa lang sila ng name, eh. Ayan, eh. Nusep to. Siyempre, para sa akin, meron din kaming Biogesic. O, di lang sinag mamaya bang Biogesic kami. May Rexidol ako, guys. And guys, may Rexidol ako para sa sakit ng ulo at saka sa mga binat-binat. So, ayan, guys. Meron din ako ditong sari doon. Isa na lang yun. Nagamit na kasi namin. And eto guys, para siyang alam mo yung Cetirizine. Antihistamine din to. Parang Simdex. So ito yung mga must haves namin dito. Punta naman tayo dito guys. Parang then punta naman tayo dito guys. Ito naman yung mga vitamins namin. Ayan, sodium ascorbate zinc. Ito puritan zinc. Tapos ito ulit, vitamin D3 and vitamin C. Meron din kami na ito. Ayan. So, ito naman po kay Sably. Ito yung sa mga biogesic. In case lang, guys. Then, Calpol. Dalawang brand kasi itong binili ko sa kanya, eh. And, yung dati na may ubo siya. Dami pa kasi nito, eh. Tinatabi ko. Yung meron siyang di matawal. Ito yung resata ng pedya niya. And, yung azithromycin na antibiotic is madami pa siyang laman. So, in case naman, guys, meron kami ditong nebulizer. So, must have namin ito. Hindi ko pa na ipanganak si Sably. Binili ko na to. Worth 600 pesos na nagagamit namin siya. Lalo pag may hika si Sably, ayun. Nagagamit namin siya and sa mga pinsan niya. So, napaka, kailangan lang namin worth it. Ayun lang, guys. Yun lang po yung mga first aid kit. First aid meds namin dito sa bahay na talagang kailangan meron yan para in case hindi na alam mo yung bili ng takbo agad sa butik, hindi na kailangan ng ganun. So, meron po talaga kaming ganyan. Yan po yung mga immunity, namin, support. So, yun. So, ayun guys. I hope nag-enjoy kayo sa video. And for more updates, guys, follow nyo po ako sa IG and sa FB ko. And, syempre, subscribe kayo para update kayo sa mga bago ko pa po mga videos, guys. Again, thank you for watching. And again, see you in my next video. Bye! So, ayun guys. As of 11:45 PM, okay na siya si Sably. And talagang, nagpapawisan siya, dumidede siya ngayon. Nalagyan ko na ng towel yung likod niya, pawis siya, punasan na lang natin. Medyo okay na siya talaga guys. Thank you Lord. Good night.